So yeah, this is your boy Bien from Bien Moto TV. Well, yeah, pag-usapan natin kung anong naging reason ko kung bakit ko nga ba nabili itong KTM RC200. And ano yung mga advantage niya over dun sa mga ka-rival niya in its segment sa 150 to 200cc bike. Okay, so yun, nag-voice over ulit tayo sa video na ito kasi may isa kong katangahang nagawa. Nag-video ko nang hindi ko gamit yung headset, yung microphone ko. So yun, salita ako ng salita, wala naman palang maririnig dahil sa wind noise. Isang kabubuhan, magaling ka, Bien. Well, yun na nga, pag-usapan natin kung bakit nga ba RC200 yung napili ko over sa R50 na may napakalakas na top speed at GSX-R na hindi rin magpapahuli at yung CBR150 na napaka-pogi. And yun, yun lang naman yung mga nakikita kong mga ka-rival niya na talagang papalag dito sa RC200. Well, yeah, without further ado, tara na, pag-usapan na natin yung mga reasons ko. And yun na nga, dun sa unang-una ko talagang pinag-isipan is yung bilis talaga, yung power talaga ng motor. Yun talaga yung mga napag-isipan ko eh, kasi nga, yun nga, first bike, first sports bike ko to, gusto ko mabilis, kamote. So, sorry for that, pero wag nyo sanang gagayahin yung ganun, pasensya na regarding dun. Well, yun, yun nga, napag-isipan ko nga yung power. Yun, ang naging kalaban ko dito sa, ang naging kalaban nitong RC200 pagdating sa power is yung R15 version 3 na tumatakbo ng 155 kilometers per hour yung top speed niya, and yung RC200 na 200cc is 136 lang yung bilis. So yun, doon napaisip talaga ako ng maigi. So pinasa ko talaga ng maayos yung lahat ng mga review na pwede kong mabasa. And pinanood ko rin kung yung sinong mananalo sa race. Well, nakita ko doon na mauuna pala talagang R15. Makaya niyang unahan ng RC200. Pero, teka lang, take note. Kailangan ng R15 ng sobrang habang daan para magawa niyang maunahan ang RC200. Okay? So yun, kailangan talaga niya ng sobrang stretch na daan para maunahan niya yung RC200. Dahil kung 1 km drag race, hindi kakayanin ng R15 maabutan ng RC200 kasi napakalakas talaga ng torque ng RC. And pagdating naman sa kurbada, lalong-lalo na sa part na yun, RC200 ang may pinakamabilis, ang pinakamabilis na motor sa kurbada sa segment niya. Pero syempre, depende pa rin yun sa rider. Pero kung same rider, same skills, mas mabilis talaga ang time attack ng RC200 lalo na sa kurbada kasi nga short wheelbase siya. It means design talaga siya para humati ng mga kurbada. Talagang maganda yung mga cornering entry niya, lalo na yung exit niya, lalo na yung pag exit mo sa corner, ang bilis agad ng power delivery ng RC. So yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa power ng RC200. And take it consider din sana yung weight, yung weight ng R15, ng R15 tsaka ng RC200 at ng CBR, ang may pinakamagaan sa kanilang lahat ay yung GSX-R150. And sunod tong RC200, sumunod yung CBR, at pinakahuli yung R15. So, yun. Bakit hindi ko napili yung GSX-R150 kung weight yung pagbabase, isa rin sa pagbabasehan ko? Well, pagdating naman sa itsura, ang hinahanap ko kasi sa itsura ng motor, yung parang medyo bulky siya. Medyo may pagka big bike looks. Kasi si GSX-R150, sorry po guys regarding sa GS, sa mga GSX-R150 owners po, hindi po ako ano, haters, okay? So yun, I wanted to be true on this video. So yun na nga, ang itsura kasi para sa akin ng GSX-R150, kung hindi ko pagbabasihan yung
lapad niya. Kung itsura lang talaga, guys, pogi talaga ang GSXR150. Kaso ang problema ko sa kanya, para siyang raider na nilagyan ng flarings lang. Payatot kasi talaga ang GSXR150. So ayoko naman nun. Kaya nga ako nag-sports bike para feeling big bike. And yun nga, kung usapang big bike looks, R15 yung may pinaka big bike looks. Ang problema ko sa R15, ang paw siya. Malapad lang, masyadong malapad yung kaha niya. Pero pag tinignan mo sa loob, yun nga, ang paw. So sorry din po sa mga naka R15. Sa RC200 naman, sakto. Same with the CBR, sakto yung kaha nila. Sobrang sakto ng mga kaha nila, walang ampaw sa loob. So yun, ang naging problema ko naman sa CBR, masyado siyang edgy. Well, ang aggressive din ang itsura niya, pero ayun nga, masyado siyang edgy. Hindi ko trip yung masyadong mga pointed, masyado yung kaha. And yun, si RC200 na naman ang nanalo dun sa looks and weight niya. And so on, pagdating naman sa mga gantong traffic, panalong RC200 sa gantong traffic, singit na singit, nakakasingit, lalo na pag tinupi mo yung side mirror niyan, kayang-kayang sumingit kahit saan yan. So wala akong nagiging problema doon sa mga singitan. Isa rin yun sa mga naging criteria ko para bilhin tong motor na to. And doon naman sa ano niya, sa design niya, yun, sobrang pogi, lalo na pag inupuan mo, kahit pangit ka pag umupo ka sa RC200, napaka pogi. Ang dami minsan nagtitinginan na pagkakamalan niyang malaking motor tong RC200 na to. So yun, kung maitatanong nyo ano yung feeling na gamit tong RC200, bukod sa feeling pogi ka, ha? Teka muna. So yun, bukod sa feeling pogi ka, mahirap siyang gamitin. Bakit siya mahirap? Dahil po, masyado siyang nakakangawit gamitin. Sa 6 months kong gamit tong motor na to, nangangawit pa rin ako sa RC200. Pero yung first 2 weeks yung pinakamalala po, ha? Pero ngayon, sanay naman na ako. Pero nga, syempre, makakaramdam ka pa rin ng pagod. Pero yung first 2 weeks lang naman ang talagang mahihirapan ka po. Pero ngayon, wala na. Wala na, as in. So, yun. Naibigay ko na lahat ng reasons ko kung bakit RC200 ang nabili ko. So, yep. Kung may hindi pa ako nasagot, just leave a comment on the comment section below. And total, nagbabiyahe naman ako. Gusto ko kayong isama at ipakita sa inyo kung ganong kabilis ang RC200 in 3, 2, 1, let's go! Sana makapag top speed tayo sa part na to. Rock and roll, wait for the moment. So guys, sa part na to, pasensya na kung magiging mayanig ang video na to. Masyado kasing malubak dito sa Mactan Bridge o Second Bridge, kaya without further ado, enjoy!
sarap. So sana nag-enjoy kayo sa part na yon. Well, yeah. Malapit-lapit na tayo sa bahay. Ng RC200, napakapaya, di ba kayo sa nagigit sa kanya. Kaya rin kinonsider ko sa mga bilhin. Kasi isipin mo yung mga segment na sobrang lalapad. Tila, pero may mas malipit dito yun nga yung GSXR150, kasi mga naman yung anong radar na nila dyan lang ng full clearing, kaya nasagwaan din ako. Ito, yung lapad niya, hindi siya ampaw. Tama yung width, yung ampaw niya. Hindi mo siya masasabing maliit, hindi mo siya masasabing masasabing malaki. Kumbaga nasa tamang ano siya, laki. So which is good. Kasi yun nga, bukod sa maganda sa itsura, sa performance wise, maganda kasi magaan. So kaya ganito ang itsura ng KTM RC200. Sinadyang ilabas yung trellis frame kasi kinoconserve nila yung weight. Well, it means pinag-isipan talaga maigi yung design ng KTM RC200, which is correct kasi ang KTM RC200 po kasi ay talagang track use. Ano yung ibig sabihin track use? Ibig sabihin po nun, for track, ano talaga siya, for race track talaga siya. Kaya sa ganito rin kasubsob. Tulad ka nung review ko, yung design ng KTM RC200 ay galing dun sa Moto3 bike. So yun, tulad ng ganyang sigitan, temo, kasang-kasang RC dyan. O, diba? Hindi pala. O, pero tutuloy mo lang yung side mirror. Kasa ka na, o, diba? Kamote. O, diba? Isa yun sa ano, naka-sports bike ka, pero pang sigitan. Pero dito, alam ko, hindi na sasayad na ako dito. Pero tingnan natin. Nite! Oh, nite! Subukan natin dito pa. Pwede pa sayad na ako. Sayad na. Tama na, ganit sa pinto. Guys! So malapit na tayo sa bahay, konting pace na lang. Kamote oh. Kamote spotted. Ilang tayo kung ilang kamote makikita natin ngayon sa daan. Tingnan natin yung mga kamote. Tangin lang, ano ito kapatid guys. Kasi mukhang haabotin lang tayo ng stoplight. So, sabi na. Bogey po, kita niyo ba yan? Woo! Play ng short. Bakit sa legs, putang na. Did it! So, usapang motocross gamit ang KTM RC200. Ah, putang na.